Ngayon eh, susubukan ko silang paramihin guys para magamit natin sa paggawa ng mga terrarium para meron tayong isang maliit na community ng milipid sa terrarium na gagawin natin. Ano? So dito sa tabi ng kalsada, habang tirik na tirik ang araw at napakainit ay may nakita ko mga millipedes na nag-shelter sa mga rotten leaves ng mga woods para hindi sila mamatay sa init. So naisipan ko silang i-rescue. Kaya ayan, pinagpupulot ko sila. Let's see kung matutulungan natin silang mag-survive at magparami. Tapos kuha tayo ng mga terrarium. Magandang hapon sa inyo mga lods. Sunset ngayon dito. Isang mapayapang sunset sa atin. Ito yung mga na rescue natin na mga millipedes. May tumatakbo pa dito. Ano to? May isang klase ng ipis. So ayan guys, nagka-curl up sila para protektahan yung kanilang soft na undersides tsaka yung kanilang head mula sa mga predators. Minsan nag-borrow pa sila. Tsaka para protektahan din yung kanilang mga eggs, yung kanilang legs. Ang tawag dito sa Pilipinas ay tren-tren. Uy, gumalaw ka. Papatay-patayin guys. Oh. Ngayon eh, susubukan ko silang paramihin guys para magamit natin sa paggawa ng mga terrarium para meron tayong isang maliit na community ng millipede sa terrarium na gagawin natin. Ano? Decaying organic matter. Yan ang gustong-gusto nila guys. Isang araw na naman ang natapos. Magpapasko na naman. Ito yung tirang bark na ginamit natin sa ating nakuha na napulot na larva. No? Goods pa naman to guys. Ayun, kakainin nila. Yun din para magiging shelter nila. Doon sila sa silong ng mga rotten bark maglalagay. Ano? Diyan lang, ganyan lang guys. So ito guys, buhusan natin to. Diba, napakabilis lang. Oh ha, nagsigalawan na sila oh. Diba, nakakamiss din yung ganitong alaga sa UK. Yung mga ganito eh, parang rare na sa kanila to eh. Dito sa Pilipinas, napaka-common ito eh. Nahanap lang sa paligid. Sila yung nagde-decompose ng mga decaying organic matter sa paligid. Kaya mahalaga din ang kanilang papel dito sa mundong ating ginagalawan. Naks. Saktong, ay, malakas. Saktong moist lang. Para magkaroon ng humidity sa loob. Madilim na. Ayan, mas maliwanag na. Sana'y maparami natin sila para marami tayong terrarium na masupplyan ng kanilang community. Kinabukasan guys, makalipas ang 24 oras, check natin itong ating mga millipedes para sure na good sila. Ayan guys, healthy naman itong isa, napaka-active. Kung naman silang goods guys, wala namang ibang masamang elemento na nasama dito. Wala namang mga langgam or anay. Ayan guys, napaka-active nila. Ang kukulit. Active sila, no? Hindi sila yung lag nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw lang sila. Stick, di ba? Tapos ito naman yung ating beetle larvae na nakuha natin na matagal na ating hihintayin para mag-morph. So ayan guys, so may butas dito. Dito siya nag-borrow, parang tarantula lang ano. Guys, itong kahoy na nilagay natin ay may maliit na mushroom. So goods tong substrate natin. Wala rin siya mga langgam or anay. Ayan guys, oh, nag-umbisa siyang kumain dito, no? Yung rotten wood, oh, nabawasan, no? Oh, may maliit na centipede, oh. Ayun, no? Kailangan may labas natin yan, guys. Paano ba ilalabas yan? Oops! Safe siya, guys. Safe siyang nakalabas. So all good siya. Hindi siya namatay. So yun lang muna. Update ng ating beetle larva na hindi pa natin alam ang itsura. Hanggang next year pa siguro ito. Tapos dito naman sa millipedes natin, siguro next na project sa kanila ay paggawa ng terrarium para maganda yung setup para naka-display. Display natin sa kwarto natin. No? So and guys, maraming salamat sa panonood at kaya ng dati. Chill lang tayo palagi dito sa Schizopelma, Philippines.